Okay, nasa linyang telepono na si Private First Class Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po, sir. Pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Ito, ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka, baka pagdating sa engkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan ha. Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Hello, Sir Ape. Nagabiyaya ko, Sir Ape. Pwede mamaya na, Sir Ape. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya. Kasi, critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na pabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Opo. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan. Tatakbo ka. Sige, salamat, Sir Ape. Malungkot pong balita ang nakarating sa amin na ito na pong si Private First Class Raymond Canlog ay na-ambush during operation at siya po'y nasawi. Sabi na itong Tulponatics, give Theodore, eh kung ogag na sundalo, idol nyo pa din. Sabihin na natin gago, sabihin na natin, makinig ka mabuti, huwag kang tanga, ang bobo mo, Tulponatics ka talaga. Hindi yun yung punto rito eh. Sabihin na natin may personal na problema yung ex niya o siya at hindi natuloy yung kasal. So be it. At kung halimbawa meron depression, may anxiety o merong ano yung sundalo, so be it. Pero ang pinupunto dito, yung pagtawag nung idol nyo o nung santo nyo na duwag sa isang sundalo, doon niya hinusgaan yung sundalo na isang duwag. Naintindihan mo? Yun ang punto doon, huwag kang tanga. Kaya hindi talaga nakakapagtaka pag Tulponatics, bobo. What the fuck? Tapos ikaw, dahil lang sa reklamong personal, tatawagin kang duwag ng isang alin. Ang korpa siya nun. Ang kapal na mukha niya ron. Tapos ngayon po, bakit pa siya kasi sinama sa operation? I-floating po, naka-floating siya. Bakit sinama pa siya? Anong rason ng 6IV sa akin, sir? Kulang yung tao, kaya siya sinama. Hindi naman po yun rason, di ba, sir? Na isama po niya isang tao na may kaso. Maging ako, ma'am, binabash din. Pero yung mga basher, ma'am, let me tell you this. Wag kang... Bilangin nyo yung magic word. Papapekto dahil mga bobo po yan. Isa. Kaya basher ang tawag sa kanila. Basher, B meaning bobo. Dalawa. Ito papaliwanag ko lang. Yung kinamatay po ni PFC, walang kinalaman po sa sumbong ninyo. Ito po ay may kinalaman sa kanyang trabaho. That is his job. Whether isinumbong mo siya o hindi, ito po talagang kapalaran niya. Halimbawa na lang, ma'am, natuloy po yung inyong kasal. Ito pa rin po yung kahinatnan. Mangyayari pa rin po ito because hindi natin mapipigilan siya doon sa kanyang ginagawang trabaho. Yan po yung isinumpaan niya sa kanyang tungkulin, ang magsilbi sa bayan. Sa paggawa niya ng trabaho niya sa operation, it so happened, sadly, isa siya sa nasawi. Hindi lang naman siya, dalawa eh, pero isa siya doon sa nasawi. So ma'am, huwag kang papa-apekto, ma'am. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Ito, ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka, baka pagdating sa engkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan ha. Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Umiiyak yung babae kasi siya daw ang nababas at nasisisi. At the first place, at the first time, ate, ano ho, hindi naman kasi talaga itong programa na ito ang solusyon sa problema nyo. Tama, mali. Pangalawa, may naitulong ba yung programang ito sa problema nyo? So napansin ngayon ng mga kasundaluhan na itong ganitong klaseng tao nito ay sobrang ano, siya ay masyadong judgmental at kulang sa pag-appreciate sa ating mga kasundaluhan. May papanood muna ako sa inyong video para malaman nyo po yung konteksto ng pag-uusapan natin. At mamaya po kasi ipapakita ko sa inyo yung dokumento na sinasabi ko. Ayan o, nakikita nyo sa likod nyo? Ay, sa likod dyan? Yung puti na yan? Mamaya, papabasa ko sa inyo at papakita ko sa inyo. Pero before that, puntahan muna po natin itong video na ipapakita ko. Ito po ang video na ito ng isang sundalo na inireklamo siya ng kanyang ex di umano na pag-atras niya sa mismong kasal nila. Okay? At nireklamo nga siya sa Rapid Tulpo in Action at doon siya binanatan ni Rapid Tulpo o sinabihan ng duwag. Eh alam nyo naman, matagal ko nang sinasabi sa
sa aking tawag dito, sa aking vlog, na pangarap ko dati pa na maging alin, sundalo, 'di ba? So, ako ho relate na relate dito. Pakinggan niyo muna 'to, mga ka-eksena. Okay, nasa linya telepono na si Private First Class Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po, sir. Pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Ito, ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka, baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan ha. Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo, dahil duwag ka. Siguro, habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro, sigaw mo, Mama, nandito ng kalaban, tulong mama. Hindi nga, oh. O dili kaya, nakatalokbong ka at nagdadasal, tapos tinatawag mo mama mo. Hindi, ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito, ipaparating ko sa Philippine Army, para malaman ng Philippine Army, yung pagkatao mo. And then, idadaan ka ulit sa isang psychological test. Neurotest, kung ikaw ba'y karapat-dapat maging sundalo. Hindi sir, para sa akin, assessment ko, pagdating po sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo dahil duwag ka. Hello, Sir Ape. Nagabiyaya ko, Sir Ape. Pwede mamaya na, Sir Ape. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya. Kasi, pagkatapos. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na pabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Opo. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan. Tatakbo ka. Sige, salamat, Sir Ape. Malungkot pong balita ang nakarating sa amin na ito ra pong si Private First Class Raymond Canlog ay na-ambush during operation at siya po'y nasawi. Kami po'y nagkikiramay sa pamilyang iniwan ni PFC. This was 2 weeks ago ata, no? Yes po, July 9 natin. Po natin. July 9. Pakinggan nyo muna ito, mga ka-eksena, at paggamit ng video kay Master JTB ata ito. Pakinggan nyo, ha? Duwag ka, sir! Duwag ka, sir! Duwag ka, sir! Duwag ka! Ito ang mga salitang pinangalandakan noon ni Idol Raffy Tulfo sa isang noong sundalo na si Private First Class. Alam nyo, putulin ko lang, alam nyo matagal na itong nangyaring sinabi ni Tulfo. Kaya lang, hindi kasi siya napansin eh. Diba? Pero nung nalaman ko to at narinig ko, sabi ko hindi to pwedeng palampasin. Hindi to pwedeng baliwalain. Diba? Lalo na't nakakatakot at kung tatakbong presidente yan, ganyan siya manghusga ng kapwa. Ganyan siya manghusga kahit alam niyang sundalo yung tao. Diba? Hindi naman natin sinasabing kung may tama o mali ginawa yung sundalo, hindi na natin dapat batikusin. Pero, hindi niya napigilan yung kanyang sarili na ilagay sa tama yung ginagawa niyang pagtatanong o pag-uusisa dun sa reklamo. Sabihan kang duwag. Ayos eh, no? Nandiyan si Gibbs Theodore, tagal na niyan, nako po. O edi wow, o pakinggan mo muna bago ka mag-comment. Raymond Canlog sa halos buong mundo dahil sa dahilan ng umatras siya sa... Ito ha, makinig ka Gibbs Theodore, malamang total fanatics to. Matagal na tong video na to, pero yung mga pumipirma ngayon at mga dumadaming pirma ngayon na nagbibigay dito ngayon ng pagkondina sa video na ito, dumadami. At bibigay ko sa inyo yung updated na yan. Abangan mo lang. Kalma ka lang dyan. Dilag magiging kasal sana ng kanyang dating nobya. Subalit matapos siyang mapahiya at layitin ng napakaraming tao dahil sa kanyang personal na desisyon, ay pinatunayan pa rin niya na karapat dapat siya sa kanyang posisyon at pinatunayan niya sa buong mundo na ang mga sundalo kagaya niya ay hindi dapat tawaging duwag. Ito ay dahil sa siya ang naging dahilan para makaligtas ang kanyang mga kasamahan sa walang dudang kamatayan sa kamay ng mga rebeldo noon sa Maguindanao. Pero well, bago pala natin simulan ang kwento sa likod ng pakikipagsapalaran ni Private First Class Raymond Canlog at kung paano niya niligtas ang kanyang mga kasama sa bakbakan, ay kung ngayon pa lang kayo napadpad sa channel na ito at mahilig kayo sa mga gantong usapin, ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din yung bell icon. Nang sa ganun na isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya't simulan na natin. Pero pogi siya in fairness ha. Pag tulponatics ka talaga, ayaw mong malaman to, ayaw mong lumabas. Pag tulponatics ka. Diba? Kasi yun nung panahon na yan, wala pa ako eh. Hindi pa ako nagbablog niyan, diba, obscure?
Wala pa, hindi pa ako. Baka nagagawa pa ako ng Gundam kit nun eh. Oh. Oh. Marahil ay isa kayo sa mga milyon-milyong mga tao na nakapanood sa isang sumbong noon sa programa ni Idol Raffy Tulfo patungkol sa isang sundalo na umatras sa kanilang kasalsalan ng kanyang magiging asawa. Hindi, ang dami nag-ano niyan. Dami nag-gumawa din ng ganyan. Kaya lang, hindi sila napapansin. Diba? At ito nga si Private First Class Raymond Canlog. Ayon sa kwento ng kanyang nobya noon, ay kaya daw umatras sa kasal sa PF si Canlog ay dahil sa kanyang mga magulang na pumipigil sa... Sabi na itong Tulponatics, give Theodore, eh kung ogag na sundalo, idol nyo pa din. Sabihin na natin, gago. Sabihin na natin, makinig ka mabuti, huwag kang tanga, ang bobo mo, Tulponatics ka talaga. Hindi yun yung punto rito eh. Sabihin na natin may personal na problema yung ex niya o siya at hindi natuloy yung kasal. So be it. At kung halimbawa meron depression, may anxiety o merong ano yung sundalo, so be it. Pero ang pinupunto dito, yung pagtawag nung idol nyo o nung santo nyo na duwag sa isang sundalo, doon niya hinusgaan yung sundalo na isang duwag. Naintindihan mo? Yun ang punto doon, huwag kang tanga. Kaya hindi talaga nakakapagtaka pag Tulponatics, bobo. What the fuck? Pag hindi nyo alam talaga kung ano yung punto dito, ganyan ang sagot nyo, pambobo. Diba? Yun kasi pinupunto rito. Alam mo ba? Alam nyo ba? Kung gaano kahirap ang pagdadaanan ng isang sundalo para lang makapasa at matawag na sundalo? Tapos ikaw, dahil lang sa reklamong personal, tatawaging kang duwag nang isang alin, angkor pa siya noon, ang kapal ng mukha niya ron. Nagigets niyo yung point? Yun ang punto. 'Di ba? Okay lang sa inyo, nagpakahirap ka na sumabak sa training, nangayayat ka ng husto diyan, nasaktan ka diyan. Ang hirap din makapasok diyan bago ka makapag-training, tapos sasabihan ka lang ng duwag, nang ganun-ganun lang. Kung ako yung sabihin ko, eh di mag-training ka rin, 'di ba? Ang layo, di ba, ng utak ng Tulponatic sa tataas sa tulot, totoo talagang merong pinupunto at nakikitang mali. Yun ang punto natin dito eh. Palibasa kasi Tulponatic eh. Di ba? O, pakinggan muna natin to. Kanila, at anuman daw umanaw ang sabihin ng kanyang ina, ay sinusunod naman ng lalaki. In short, ay lumalabas siyang mama's boy. At matapos ng maikwento ng babae kay Sir Raffy Tulfo, ang mga nangyari ay dito, naglabas si Sir Raffy Tulfo ng mga salita na para sa akin ay medyo below the belt. Duwag ka sir, nakakatakot ka, baka pagdating sa inkwento, iwan mo yung mga kasama mo, halimbawa may bakbakan ha. O, di dito, napahiya siya. Diba? O, ano nangyari sa kanya matapos yung ano? Anong ginawa ni Tulfo? Hinusgaan niya yung sundalo natin. Diba? Anong klaseng tao yan? Maging presidente yan, ganyan. Magdidesisyon sa bansa natin, magja-judge agad. Tapos mali pala. O, di napahamak tayong lahat, mga bobo. Kayong Tulponatics. Thanks, Recall. O, sino mas duwag? O, yan. Yung nang iwan ng pamilya, yun ba? Halak pa. Diba? Kung tutuusin nga, mas matapang pang... Ito lang ha, para sa akin personal. Kung sa tingin ng lalaki kaya siya umatras ay may personal siyang dahilan na syempre sundalo, mas maganda na yon, maaga pa lang, hindi niya na naituloy kaysa matali siya na hindi niya magagampanan. Di mas lalong kawawa, naintindihan nyo? Pero hindi ko gina-justify na okay yung ginawa ng sundalo kasi hindi ko naman alam kung anong personal niyang reason, pero mabalik tayo sa ating pinupunto. E di ba? Isipin nyo lang ha, magdi-decide, magsasalita ng ganyan yung senador na yan, tapos at the end of the day, tumbling siya. Diba? O. Hinusgaan niya, natatakbo sa gera, na baka may bakbakan, anong mangyayari, wala na, ganyan na. Thank you, tuloy natin. Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. O. Wow, ang galing mo talaga, si Raffy. Paano mo nalaman yun? Eh ngayon, nung nalaman yun namatay at naging bayani pa, siya pa talaga yung nagpatiiwan pa dyan para makaligtas yung kanyang mga kasamaan at siya yung mamatay. O ano ngayon masasabi mo? Diba? Makakapag-sorry ka ba? Eh parang hindi yata ito nag-sorry. Condolence lang, parang hindi pa bukal sa loob. Kawawa na may mga kasama mo, iiwan mo. Oo. Dahil duwag ka. Oo.
Alam nyo kung bakit ko talaga ikinontent to kahit sinabi na na matagal na to? Diba? Eh kasi yung mga kaigsena, hindi naman sa pag-aano, sabi ko nga, pangarap ko maging sundalo nung ako'y makagraduate ng high school. Ngunit hindi ako pinayagan ng nanay ko kasi natatakot sila. Ayaw nila na ganun ang pasukin ko. Diba? Plus, meron pa akong mga tiyuhin at pinsan na sundalo. Bukod dun, may pulis pa. So, kasi yung salahin naming mga Bicolano, yun yung mga profesyon, sundalo at pulis. Siyempre ako, lalaki na ano, diba? Laki-laki ko pa. So, gusto ko din. Eh, yun nga lang, nanay ko, hindi pumayag. Hindi ako natuloy. Diba? Kaya, nakaka-relate ako, tsaka talagang mahilig ako dati sa camouflage nung high school ako. Mahilig ako magsuot ng mga camouflage, tapos binibigyan ako ng damit ng mga tito ko na pinaglumaan nilang pang army, nung hindi pa pinagbabawal, ha? O, tuloy natin. O. Well, kahit sino naman sigurong tao, ay malamang na masasaktan din sa mga salitang ito. Oh. At malamang mas masakit ito para sa isang sundalo kagaya ni PFC Canlog. Bagay na parang napakalaking sampal at kahihiyan ito para sa kanya. Oh. Lalo na't napanood pa ng milyon-milyong mga tao. Well, linawin ko lang ano. Oh, begugas kamay yung vlogger. Oh. Hindi pa ako basher ni Sir Raffy Dulfo. Sa katunayan nga ay idol na idol ko siya dahil sa sobrang dami ng tao ang kanyang natulungan. Wawa. Yung vlogger biglang bumawi para hindi mabanat. Ano to, natakot ka kay Tulpo, ganun? At tinutulungan. Oh. Eh, sino ba naman ako para hindi humangas sa kanya? Kailangan ko lang kasi siyang banggitin eh, para mabuo. Ratchet, direct, nasilip ko si Dada. Send nyo sa akin yung link na yan para maipakita natin na ganyan ang vlogger o yan na ang anchor ng SMNI. Mamaya, send nyo sa akin. Ha? Bukas, banata natin yan. Wala talaga laman utak niya ni Dada eh. Puro ganyan lang alam yan. Oh. Tuloy. Ang kwento natin ngayon. Matapos itong mapanood ng napakaraming tao, ay sobrang dami din ang nagalit kay BFC Canlog. Maraming sumang-ayon kay Sir Raffy Dulfo dahil sa ginawa ng lalaki. Pero syempre, meron ding mga tao ang sumuporta sa sundalo at meron ding nagalit kay Sir Raffy. Depensa nila ay hindi dapat sinabi ni Sir Raffy Dulfo ang mga bagay na iyon eh. Asa kayo, tatanungin ko kayo. Ha? Para sa inyo, tama ba na nagsabi ng duwag yung isang anchor pa lang siya noon sa isang sundalo? Sige nga. Oh. Kung kayo alimbawa yung sundalo, papayag ba kayo na sabihan kayo ng isang ganong klaseng tao na duwag? Ang pasing ko pa ng... Ano? Siyempre, naghihirap ka sa training. Ganun lang sasabihin sa'yo ng tao. Hindi dapat umunong tawaging duwag ang isang sundalo dahil sa sakripisyo na ginagawa nila para sa bansang Pilipinas. Lalo na kung ang ginawa niya ay personal na desisyon niya. Ganito rin ang depensa ni Scout Ranger Colonel Harold Cabunok. Oh. Ayon sa kanya, ay hindi siya sang-ayon sa mga sinabi ni Sir Raffy Dulfo. Hindi siguro natin tawagin duwag ating mga sundalo na nasa serbisyo. Hindi talaga. Bigyan nating respeto being nasa ano sila no, na nasa active service, naninilibihan sila sa ating bayan. Huwag po nating tawagin na duwag sila. Ang masabi ko, hindi rin ako agree na masabihan na duwag at sundalo dahil sa lapses nito sa kanyang personal decision. Agree, di ba? Hindi mo dapat gamitin yung pag-alipusa sa isang sundalo, lalo na't kung malayo naman eh. Personal na problema nila yun eh. Kaya ito talaga, ang hirap talaga pag kayo nagpatulpo, isa sa alang-alang ninyo ang kinabukasan ninyo sa kahihiyan. Maniwala kayo sa akin. Bukod pa yon na kayo ay hindi talaga kayo mag... Sino ba may talaga nasabi nyo nagkaayos ng todo patapos mag-rapi tulpo? Oo, yung iba magkakaayos dahil nasa TV nagkaayos, pero later din, maghihiwalay din o masisira din kasi nga yun ay na-televise. Siyempre, mahihiya ka pagka talagang ano, di ba? Nakita ka na sa TV para hindi kayo yaya buhay mo. Pero kung gusto mo talaga masira buhay mo, mag-awayan kayo sa istasyon na yun. Oh. Kagayangan sa nangyari na hindi na itinuloy ang kaniyang kasal dahil sa kaniyang mga personal na rason. Iba kasi yung professional
na dealings ng sundalo, yung kanyang ginagampanan ng mga tungkulin, na doon natin makita na ang kanilang selfless service at inang bayan, hindi po duwag ang tawag doon. Yun po ay pagpapakita ng katapangan na actually sa sinumpaan naming tinungkulin, no? Handa kaming ibuwis ang aming buhay para sa inang bayan. Ako ay sundalo Pilipino. Meron kaming oath of a Filipino soldier. Kami lang yung lingkod bayan na required to raise our hand at panindigan namin na kami ay magbuwis ng buhay para sa aming bayan. Mm-hmm. So kapag kami mga sundalo, lalo na yung andyan sa field na assign kami, hindi kami mamimili ng assignment, no? Andyan kami, hindi kami magrereklamo. Alam namin kalahati ng aming paa ay nasa hukay, libingan. Tuloy-tuloy pa rin kami. Diyan pa lang, katapangan na yun eh. Hindi alam ni Rapi Tulpo yun. Ang alam niyang katapangan, yun sa estasyon niya, dun siya magdadadaldal. Halak ka. Tsaka yung magkakaso siya ng marami. Halak ka. Yun ang katapangan kay Rapi Tulpo. Halak ka. Pati yung mga small vlogger, kakasuhan. Pagka nakikita yung pagkakamali niya, yun ang katapangan. Agree ba kayo doon? 'Di ba? Oh. Agree ba kayo? Iba kasi yung ano eh. Duwag kay Rapi Tulpo yung pagiging ano, pagiging sundalo. 'Di ba? Yun lang naisip ko na ang matapang sa kanya ganun. 'Di ba? Yung may mikropono siya. Sir, sir, gusto mo? Gusto mo? Papatawag si Buluan? Saka si ano? Gusto mo? Gusto mo? Gusto mo? Papatawag ko yung mga espiritista, mga espirito? Gusto mo? Yun yung matapang. Tsaka yung ano, magkakaso ng 100. Diba? Oh. Naniniwala kayo? Natanong ko lang. Halak ka. Charot. Oh, game, tuloy. Oh. At ilang linggo nga ang nakalipas, matapos mag-trending si PFC Raymond Canlog, July 30, 2020, ay nabalitaan na lamang na siya pala ay pumanaw na. Yun ayon lang kay Major Arvin Encinas, tagapagsalita ng Armed Forces Western Mindanao Command, nagsasagawa ng focus military operation ang mga miyembro ng 57th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Penditen Dato sa Libo sa Maguindanao. Huwag ka maingay, recall. Matapang yung nagkakaso ng mga small vlogger. Halak ka. Kaya maingay. O, tuloy natin. Nang makasagupan ng mga ito, ang grupo ni Commander Karyala ng BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Maliban kay Private First Class Raymond Canlog, kabilang din sa nasawi ang isa pang sundalo na si Private First Class Jovid Sarno. Ayon sa kwento ng isa sa mga naging body ni PFC Canlog na kasama din sa bakbakan, ay mga alas 10 ng gabi, July 29, 2020 nila sinimula ng kanilang misyon. Bandang 4:30 naman daw ng madaling araw noong makasagupan nila ang mga miyembro ng BIFF. Sandali naman silang nakipagpalitan ng putok, pero habang lumiliwanag na daw ang buong paligid, ay parami din ang parami ang dumarating ng miyembro ng kanilang kalaban hanggang sa dumating yung punto na napalibutan na sila. Kaya naman agad na nagdesisyon ng kanilang platoon leader na umatras na muna kasi delikado na. At dito na nga magsisimula ang kabayanihan ni PFC Raymond Canlog. Noong magdesisyon daw ang kanilang platoon leader, ay agad na nagsalita si PFC Canlog at sinabi nga may iwan muna siya para i-cover ng putok ang grupo. Alam kasi niya na kapag magsasabay-sabay sila na umalis, ay malamang na baka mamatay silang lahat dahil walang magkukover ng putok sa kanila. Correct. Noong patras na daw ang buong platoon, ay patuloy pa rin na nakikipagpalitan ng putok si Sergeant Canlog sa mga papasugod na kalaban. Pero sa kasamang palad, ay tinamaan siya ng M23 grenade launcher. Mabigat yun ha, grenade launcher ha, di ba Jan Jan Postino? Sa lahat na hindi pa nagla-like dyan, kung anyo masaktan, mag-like kayo. Halak ka. Pero buti na lang at naging okay pa naman daw siya noon. Tinawag siya ng isang niyang kasama at tinanong kung okay lang siya. Sabi ni Ren Maru, base sa standard ni Tulpo, duwag siya. Kasi ilang pamilya na yung iniwanan niya, may mga anak pa siya sa mga yun. Halak. Okay, maingay. Binibisto nyo naman eh. Charot. O, ito na. Agad naman daw siyang sumenyas na okay lang siya at sabay ngumiti pa nga daw ito. Pero sadya nga sigurong hanggang doon na lang siya kasi sa pangalawang pagkakataon ay tinamaan ulit siya ng bala. At noong tinawag ulit siya ng kanyang kasama ay dito hindi na siya umimik at waring wala na siyang buhay.
pero nang dahil sa ginawa niya ay ligtas na nakaalis ang grupo at nakapunta sa mas ligtas na lugar. Ang bali ang nag-move kami, gabi, siguro mga alas 10 ng gabi yun. Oh. Alas 10 ng gabi, naglakad kami hanggang maging alas 4:30. Doon, pagsapit ng alas 4:30, doon na kami nakabangga ng kalaban. So ongoing na firefight, sa sobrang da, kasi marami kasing ano doon eh, kakahuyan din bahay. Maraming pwedeng pagtaguhan talaga yung kalaban. So habang tumatagal yung laban, hanggang pasikat na yung araw, doon na kami pinaikutan ng kalaban. Mamaya may papakita akong isa pang video, yung ex naman niya. Ngayon, gusto kong sagutin yung mga paliwanag ni Tulpo doon. Magbibigay ako ng sagot sa sinasabi niya. Hindi naiintindihan ni Tulpo eh. At ang dami niya pang sinabing salitang bobo. Sa mga nagbabash daw, bobo, bobo. O, sige mamaya, papakita ko sa inyo. So, nag-decide yung officer namin na mag-retrograde na. O mag-backtrack na. So, ako yung last man kasi na umatras. Mm. So, sabi ko kay Late Canlog, Sergeant, withdraw ka na doon. Ako yung last man. Pero sinabi niya, hindi. Mauna ka na doon. Mauna na kayo. Kasi pag sabay-sabay tayong matras, mauubos tayo. Ika-cover fire kung muna kayo. Di ganun kasi talaga sa sundalo, eh, di ba? Kung may nagpapalitang baril ng dalawat kant na magkabilang kampo, kaya pag bumaril to, titigil to, tatago. Pag nagkasana naman na to, ito naman. So habang bumabaril to, tatakas yun sa likod. Tapos pagka ano, dapa ulit, ito naman. O babalik yan. Siyempre magka-counter yan eh. O ganun lang. So pag walang nakipagpalitan ng putok sa kabila, tuloy-tuloy lang to, halimbawa ito yung mga terorista, tuloy-tuloy lang to habang tumatakbo kayo, babarilin lang kayo niya. Kaya kailangan babaril din kayo. Alam niyo na yun, di ba? Gusto yung gamitan natin ng AI, sabi ni PL. Halak ka! Ay, di pala, sa mukha lang daw yun. O, tuloy natin. O. So, matras ako. Naganap ako ng posisyon para makaber para siya. Pero bago nun, pagdating ko sa posisyon ko, tinignan ko siya. O. Tinamaan siya ng M203, grenade launcher. Tuminapon siya. Pero tinawag ko siya. Sa Red Canlog, okay ka lang ba? So sumin niya siya ngayon, thumbs up. So, ibig sabihin nung okay siya, napangiti pa nga siya eh. Pero nung nagka-cover fire na ako, tinawag ko siya ulit. Mm. Sergeant, withdraw na. Yun yung time na hindi na siya umimik. Tinawag ko pa siya ulit, ng pangalawa, pangatlong beses. Hindi na talaga, wala nang Late Canlog na nagsalita. So yung time na pala yun, yun na yung time na tinamaan na siya. O sabihin natin, sa ginawa ni Late Canlog, napahanga kami lahat. Sa tapang niya, sa dedikasyon, lakas ng loob, para harapin yung kalaban. Pero ganun pa man, hinusgahan pa rin siya ng mga tao. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Duwag nga bang maituturing ang mga sundalo na gaya ni Private First Class Raymond Canlog? Well, sabi ko nga kanina, hindi po ako basher ni Sir Rafi Tulfo. Pero sa sarili ko pong opinion ay nasobrahan yata niya ang kanyang pananalita. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi niyo? Ako ha, para sa akin, wala, hindi ko masabi kung ano. Ito lang pa yung nalalaman ko. Wala pa akong nakita nag-soring video. Kung meron man, hindi labas nyo. Pero wala akong nakitang video. Ngayon, ito mga kaeksena, bago ipakita yung papel ha, bago ko ipakita, kalma lang kayo dyan. Pupuntahan muna natin to at magbibigay ako ng reaction dito. Okay? So ngayon, ito na. Yung ex na niya. Pakinggan nyo to. Nalulungkot pong balita ang nakarating sa amin. Nalulungkot siya nyan. Nalulungkot siya niyan ha. Siya yung tumawag ng duwag eh. Oh. Na ito na pong si Private First Class Raymond Canlog ay na-ambush during operation. At siya po'y nasawi. Kami po'y nagkikiramay sa pamilyang iniwan
ni PFC. Oh, cut na 'yan, 'di ba? So dapat kung nag-apologize siya na tumingin ng sorry sa pagsabi niyan duwag, nandiyan sana 'yon. Eh nagso-sorry ba si Tulpo? Halaka. Parang hindi naman eh, no. Kayo, kailan niyo narinig ng sorry si Tulpo? This was 2 weeks ago ata, no? Yes po. Oh. July 9 po natin. July 9. Colonel Zagala, magandang hapon po, sir. Rafi, magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita. Malungkot lang siya, pero walang sorry. Tungkol po kay PFC Raymond Canlog. Ito po ay inireklamo sa amin a couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa kanya? Yes, Rafi. Kahapon, no? Noong July 29, about 5:20 ng umaga, itong unit ni itong 57th Infantry Battalion nag-operate, no? Nagkaroon sila ng encounter dito sa Barangay Penditen, Datos Salibo, Maguindanao, no? Okay. At ito nga ay nag-result sa pagkamatay ng dalawa nating sundalo, no? Ang isa doon si PFC Raymond C. Canlog. Okay. Maraming salamat po, Imelda Hansen, ha. Mamaya ako na po isa sa'yo, pa-continue lang natin, nangangawit si Tulpo. Tuloy natin. So, po yan, no? Dalawa po miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa ambush po itong nangyari, Colonel. Ang nasa report po natin is encounter, no? Encounter. Sa kabilang panic po, sir, sa mga kalaban, meron wala, wala tayong ano, no? It's still to find out kung meron, pero meron tayong report na apat ang patay sa panig ng kalaban, no? Yun lang po, sir, kinoconfirm lang namin. So kahapon po nangyari ito. But kaya hindi ko alam yung totoong video, ah, kasi cut-cut naman yan, eh. Whoosh, may mga ganun, ano. Hindi niya ba tinanong kung ano yung naging nangyari, ano ba, para malaman niya talaga kung bayani yung tao, hindi, di ba? Kaya lang kasi dito sa video na to, cut-cut na, eh. Di ba, Team Resalaya, maraming salamat po, ha. Kung ako lang, ah, dapat walang cut, di ba? Or sabihin na natin, hindi man lang ba tinanong ni Rapi Tulpo kung ano nangyari para malaman ng tao yung kabayanihan o sa iba lang nalaman yung kabayanihan nitong sundalong namatay. Kasi dito wala, eh. Tapos na, di ba? Pakinggan nyo. Operation, nasa way po, dalawang sundalo natin at isa na nga ron si PFC Canlog. Okay. Kami po ay nakikiramay po kay PFC Canlog at sa Philippine Army at maging po sa kanyang pamilya. Salamat po, Colonel Zagala. Salamat, Rafi, at sa mga nakikinig nyo ng hapon po. Mabuhay po ang Philippine Army, Colonel. Thank you po. Salamat po. Ganun lang. Diba? Diba dapat tinanong niya kung may concern siya sa sundalo, kung anong klase nangyari. Pero pagka pabor sa kanya at trending yung video, na sa tingin niya, talaga magiging outstanding siya o grandstanding siya doon, talagang didetalyahin niya yan, diba? Pero dito wala, eh. Oh. Ano ko sana pala dati pa ako nang ano no, nag-vlog ng Direct Freddy Valera para mas marami tayong nabanatan, ano. Desiree. Hello po, sir. Ano po ang reaction niyo? Ito po officially confirmed galing po mismo sa spokesperson ng Philippine Army, si Colonel Ramon Zagala. Wala na po, yumaon na po si PFC Canlog. Eh, ayun nga po, sir. Pero bakit ako yung sinisisi sa pagkamatay niya? Pakinggan nyo dito, mga kaeksena, at gusto ko marinig nyo yung magiging opinion ko dito pagdating sa pag-iyak ng babae at pagtatanggol ni Rapi Tulpo. Watch me, okay? Listen to me later. Sa lahat ng post, lahat po, binabash ako nang dahil daw po sa akin. Sinamatay daw po yung ex ko. Eh, wala naman po akong ginawa. Eh, ang akin lang dati, pinagtanggal ko lang din yung sarili ko nung nagpatulpo po ako, diba? Dami pong lumalabas na doon na ako yung sinisisi. Kasi nga daw po, it is stress na daw po si Raymond Canlog. Inuulit ko, doon sa mga bashers, sorry ha, napaka-bobo. Wala kayong magawa sa buhay. Mas mabuti siguro, magdasal na lang kayo, makakatulong pa kayo, idasal nyo na lang kaluluwa ni PFC, idasal nyo mga sarili nyo para hindi na kayo maging b***o, para naman maging matalino rin kayo. Diba? Apat. Cut muna. Annie Burns, maraming salamat. Nasa inkwentro kasi yung tao, nakasira pa ng peace of mind ni Canlog, yung pagkatulpo sa kanya. Nieves Peña, kayabangan ang kay Tulpo. Maraming salamat po. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ito, sagot natin, mga kaeksena, no? Wala, di ba?
anong nangyari? Lalo lang ano, gumulo. 'Di ba? Dumadating naman talaga sa punto ng bawat tao na yung problema natin ay biglaan at hindi inaasahan. Sa pagkakataong ito, alam naman nung babae na ang kanyang jinowa o naging boyfriend ay isang alin? Sundalo. At ipasok na natin, sinasabi nila na mama's boy, 'di ba? Malamang sa malamang, alam mo 'yan, 'di ba? Oh. Alam mo 'yan. Kasi hindi mo naman jojowain 'yan kung hindi mo alam eh. 'Di ba? Ngayon, pagdating sa bashing, ate, ito kasi 'yan. Ipinatulpo mo, 'di ba? At ang nangyari pa, kahit na wala pa kami nung panahon na 'yon, wala pa, hindi pa ako bumabanat, wala pang vlogger na umaano kay Tulpo. Sabihin na natin Tulpo Natix din ako. Kahit sabihin mong Tulpo Natix ako, magagalit talaga ako dyan eh. Mali kasi talaga na tawagin niyang duwag. Alam mo kung ano nagpalala, okay lang naman sana na malaman ng tao yung ginawa sa'yo na personal. Pero ganun pa man, personal pa rin eh. Diba? Pero yung ginawa kasi ditong way ni Rapi Tulpo at ginawa niyang pagbatikos o pagtatanong dun sa sundalo, eh yun nakapagpatrigger sa taong bayan para mabash ka. Kaya ang may kasalanan dito, hindi lang ikaw, pati si Tulpo. What the fuck? Hindi ba? Oh. Kaya wag mong sabihin na dapat hindi ka i-bash. Naintindihan mo? Ah, ate, nung panahon na yan ha, kung babalikan natin. Gets nyo ba? Oh. Di ba? Kaya yung taong bayan, hindi mo mapipigilan yan. Lalo na't ganyan na naging sitwasyon. Sabihin yung duwag. Oh, kung hindi nagpatulpo, hindi sana nabas. Eh pero hindi nga natin mapipigil sila eh, kung gusto talaga nila magpatulpo, di ba? Pero ang dapat ditong inayos, yung the way hinandle ni Tulpo. Akala mo naman kasi ito si Tulpo, pagka nagreklamo sa kanya, na nagkwento na yung complainant sa kanya, eh, tama na agad. Kasi complainant niya nga eh. Oh, madalas nagkakaproblema niyan sa mga complainant niya. Sasakyan niya agad yung complainant niya. Pagdating ng dulo, may kasalanan yung complainant. Sunog siya. Tasan magagalit. Odet! Diba? At ngayon, viral ka ulit ate. Sabi nga ni Shari, hindi na madidelete yung video, viral ka na eh. Correct, exactly. Kaya kayo mga Tulpo Natix, hindi nyo pwedeng awatin kagaya ngayon may mga lumalabas. Because, yan, kasalanan nyo yan. Yung mga kinontent nyo na gusto magpabura, ayaw nyong burahin. Dahil ano, viral na yan eh, bakit ba? Kaya huwag kayong magtaka kung may mga lalabas at lalabas pa rin dyan ng mga kapalpakan ninyo nung panahon na tawag dito, hindi pa siya senador. Diba? Iniwan na siya ni Carol Direk. Oo nga daw. Pinatulpo niya. Bakit? Ano gusto yung mangyari? Kasi ito naman, naiintindihan naman natin na masakit sa isang babae na kung ready na daw, di umano, yung kasal, lahat-lahat daw, tas biglang umatras yung lalaki. Pagka ganun, hindi mo naman madadaan yan sa Tulpo agad eh. Kailangan mo munang alin, pakalmahin yung sitwasyon. Di ba? Eh wala eh. Kala nyo, ang solusyon nyo si Tulpo. Kailan pa naging solusyon yan? Hindi naman naging solusyon yan eh. Pampagulo lang yan eh. Kayo lang ang naging solusyon yan para kumita. Oo. Oh. Pero sana ako, sir. Kahapon, di ba tumawag po yung 6ID sa akin na pinaalam na... Tingnan nyo yung itsura ni Tulpo dito. Wala talaga siyang sinabi na ano eh, na sorry po, at di man lang nila binigyan ng parang sinabi na naging bayani. Parang ang sa kanya lang, namatay, na ano sa encuentro, ganun lang. Wala. Wala talagang dinagdag. Oh. Andun na yung bangkay niya sa morgue. Eh sabi ko, paano ako pupunta dyan? Sabi ko, mahirap na kasi galit din yung magulang sa akin. Ay malamang, sa tingin mo, matuwa sa'yo?
Di ba? Oh. Explain ko po yan, sir. Tapos mga ilang hours pa lang po, sinabi nila pumunta daw ako sa division. Grabe daw daw iyak ko. Grabe daw yung iyak ko sa katawan ni Canlog na hindi nga ako lumabas ng bahay. Ngayon po, sir, post ako masyado sa trending. Ako masyado sa naanggapal daw ng mukha ko. Bakit pa daw ako pumunta doon na hindi naman po ako pumunta? Sa kultura kasi natin mga Pilipino. Alin? Anong kultura yan? Iyan ka na naman ha? Pilipino time ba yan? Hindi, nagtatanong lang ako. Pilipino time na naman to. Baka kasi mamaya anong panahon na yun, tumatakas din yan eh. Charot. Oo. Pagpatay na yung tao, kahit na yung masama pa ang ugali ng taong yon, nagiging almost santo. That's true. Ako, I call an ace an ace. Tingnan mo to ha. Ano ang nakita niyong mali sa sinabi niya? Pero bago yon, sasabihin ko na agad sa inyo to. Totoo naman na ang tao, kahit salbahe yan, pag namatay, may mga taong nagsasabi na mabait yan, doon lang nila pinupuri. Totoo yon. Pero ano ang nakuha niyong hint dito o sablay? Ano, kumbaga, ano yung napansin nyo? Ano napansin nyo? Ulitin ko ah. Ulitin natin. Ah, may namatay na sundalo, tapos si girl ang sinisisi, tapos eto sagot ni Rapi Tulpo. Na hindi naman po ako pumunta. Sa kultura kasi natin mga Pilipino, pagpatay na yung tao, kahit na yung masama pa ang ugali ng taong yon, nagiging almost santo. That's true. Alam nyo kung ano napansin ko? Ah? Para mas mabigyan niya ng diin na alin, na wag sisihin yung babae, ay ginamit niya yung term na sinasabing pagpatay na yung tao at ginamitan niya pa talaga ng pagmasamayan, nagiging santo o nagiging mabuti. Ang kapal ni Tulpo dito, no? Eh, kanina nga lang sinabi mo eh, na siya ay namatay para sa ating bayan. Pero hindi niya nagawang sabihing alin, bayani. Pag ikaw ay namatay ng dahil sa paglaban sa bayan, pagtatanggol sa bayan, automatic bayani yun. Pero kay Rapi Tulpo, yun nga lang umpisang greetings niya. Mga OFW, sa mampuling ng bundo, mabuhay po kayo mga bayani. Tapos yung sundalong namatay, niwala man lang siyang nasabing bayani. Kasi bakit? Siya yung alin, kinukomplain eh. Diba? Oo. Paano mo nasabi ngayon na kasabihan ng mga Pilipino na pag namatay, eh kahit masama, nagiging santo? Eh hindi mo nga nagawang sabihin yan eh. Nagawa mo bang sabihin na naging bayani dahil namatay? Tapos ngayon sasabihin mo, eh di contradicting yung sinasabi mong kasabihan ng tao. Tama ba? Di ba? Oh, maniniwala na sana ako eh. Na kahit masama, nagiging santo. Pero nung umpisa, oh, tuloy natin. Mm. Ako, I call an ace, a spade a spade. Ganun ako rito. Now, nung nabubuhay po itong si PFC, it so happened, meron siyang mga pagkukulang. E yan ang papanindigan niya dyan, yung reklamo. Diba? Oh, tuloy natin. Papanindigan niya yung reklamo, pero yung mali niya na tawaging duwag ang isang sundalo, wala. Wala. Meron siyang ginawang mga maling desisyon sa buhay niya. Oo. At isa na nga dito, yung tinalikuran niya, si Ma'am Desiree. Nung kinausap ko siya, dito, makausap ko siya, oo, tinanong ko kung anong dahilan, basta't ayaw na niya. Siya mismo nasabi, ayaw ko na po. So bakit natin sisisihin itong si Desiree na kailangan pang pumunta roon at mag-sorry, magmakawa, umiyak? What for? Ba't niya kinailangan pang pumunta doon sa burol ni PFC? Samantalang, isinuka siya ni PFC. Hindi din eh. Para sa akin, pagrespeto na lang din eh. Di ba? Kasi pinaglalaban mo nga siya eh. Sabi mo nga ate, mahal mo eh. Di ba? At ngayon nga, hindi nga lang kayo nagkatuluyan. Kasi kung totoong mahal mo yan, kahit na galit sa'yo yung kamag-anak, maipakita mo talaga na mahal mo yung tao. Di ba? At namatay na nga eh. Di sana, ipakita mo pa rin. Takot ka kasi, alam mo, guilty ka eh. Diba, takot ka, ayaw mong pumunta kasi alam mong merong may masasabi talaga sa'yo. Aminan na natin o hindi. Diba? Masisisit talaga yung babae dito kasi sa kagagawan mo, nagpatulpo ka pa kasi. Kung hindi ka nagpatulpo, malamang boy pa yan, baka naayos nyo pa yan. Maniwala kayo. Diba? Oh. Hindi ba nakaka-stress yun? Ilan na ba yung namatay dahil sa Rapi Tulpo? Oh.
ilan na, yung mga inaano ni Tulfo, tapos biglang ending, nagpakamatay na. Oh. Kasi saan? Sa stress, takot, kahihiyan. Oh. Kaya kayo, wag na kayong magpapatulpo. Wala naman kayong mahihita dyan. 10,000, pumunta kayo kay Cayetano. Oh, kung wala kay Cayetano, pumunta kayo kay Kuya Will. What the diba? Oh. Tuloy natin. Joke lang yun, ha? Mami, seryosohin nyo na naman. Kayo naman talaga, oh. Samantalang, iniwan siya ni PFC. Oh. Nilagay ni PFC kahihiyan itong si Daisy at yung kanya. Kaya nalagay sa kahihiyan dahil nagpatulpo. Kasi yung ganong klaseng bagay, personal kasi na dapat yan, eh. Diba? Oh. Tuloy natin. Pamilya. At dahil lamang namatay siya, he's a hero. Wow, ha? Dahil lamang namatay siya, he's a hero. Pero siyempre, sabihin niya, para sa bayan. Oh. Bigla niyang napaisip, oh, wait lang, baka sumabit ako. Of course, he's a hero doon sa bayan natin. He's a hero, of course. I mean, he's a hero para dito kay Desiree. He's not. As far as Desiree is concerned, yung relationship niya na Desiree, wala siyang ginawang kabutihan. Eh, ang problema sa'yo, Tulpo, eh. Diyan ka na kagad nakatutok sa complainant mo, eh. Para ka rin si, ano, eh, pambansang PL, eh. Ha? Diba? O, di sana man lang, bago ka magkukuda dyan kay Sergeant Kanlog, inalam mo muna sana yung buong pangyayari. Eh, di ba, ewan ko ah, kaya ang daming beses niya nasusunog sa mga kaso niya eh. Bandang huli, ang sisisihin, yung staff niya. Sa bayan, of course, meron. Pero that's apples and oranges na walang comparison. Kaya huwag nyo dapat sinisisi itong nangyari kay PFC. Ayaw mo kasing masisi yung programa mo at yung ginawa mo at yung sinabi mo. Yun lang yun. Kaya pinaninindigan mo na huwag sisihin. Eh obvious na obvious talagang masisisi yan dahil nagsumbong sa programa mo. Walang kinalaman dito si Desiree. Manahimik na lang kayo dahil pinapakita nyo lang mga bashers kung gaano kay kabobo. Oh, lima na. Nakalimang bobo yan ha, sa programa niya. Tabo. Kotang-kota na si Tulpo sa salitang bobo. Diba? Oh. Habang kayo po'y nagbabash, nakikita talaga ang inyong kabobo. Oh, anim pa. Inanim pa talaga. Oh. Wala kayong magawa kundi magbash. Yun na lang kaligayahan ninyo. Oh. Sa halip namang bash kayo namang bash, siguro isipin nyo na lang kung paano natin maiwasan tong pandemya. Magsuot kayo ng face mask, mag-social distancing, etc. Ma'am, kaya nga in-interview ko po si Colonel Ramon Zagala, yung spokesperson ng Philippine Army, para magkaliwanagan kung ano talaga. Hindi mo kasi sinabi, hindi mo in-interview, hindi mo tinanong kung anong kalagahan at kung ano yung klaseng pagkamatay ng tao. Diba? Kasi nga, nakapokus ka dun sa complainant mo. Bias ka eh. Bias ka. Ang dahilan ng pagkamatay. Ngayon, kung sinabi halimbawa, nagbigti, ibang usapan yon. Di ba? Pinasok pa yung nagbigti, ah. Ang galing manligaw ni Rapi Tulpo, no? Kahit ano pang klase ng kinamatayan, pag pinasukan mo na yun ng stress, nang dahil dyan sa programa mo, reason na yon, Tulpo. Ano bang sinasabi mo dyan? Gusto mo pang lumusot? Gusto mo ba talagang ilusot yung sarili mo at programa mo? Damay ka sa sisi kasi. Opo. Nagpasagasa dyan sa nagmotor at binangga sa pader dahil sa pagsisisi. Ibang usapan yon. Pero siya po'y namatay dahil ginagawa niyang kanyang tungkulin. Hindi mo rin talaga. Ano ba yung robot ba yung mga sundalo, Tulpo? Pag sinabing gera. Ano yung walang pakiramdam? Hindi mo ba naisip na pumasok sa kanyang isipan at damdamin na stress siya? Kahihiyan nga naman yun, natulpo siya, sundalo pa siya. Nagets mo yon? Hindi. Kailangan mo lang iligtas yung sarili mo rito, no? Kailangan mo iligtas yung programa mo, no? Diba? Oo. Walang kasalanan doon. Ang hirap lang kasi, Sir Ape. Ay lahat, pati magulang niya. Sabi nila akong nakita lang nila ako. Ay ngud-ngud doon nila itong mukha akong Daniel Dopo. Ako yung may kasalanan sa pagkabatay. No, ma'am. Ayan, no? I'm sorry doon sa mga kamag-anak. Okay, ako'y nakikiramay sa pagkawala ng anak nyo. Pero inilagay nyo sa kahiyaan si Daisy at ang kanyang pamilya. Tanungin mo kung sino nga ang naglagay ng todo sa kahiyaan. Tanungin mo,
Sorry po ha, wag po kayo magagalit ha. Pero para sa akin po, yung mga nagpapatulpo, wala akong pakialam yun sa kahihiyan. Naniniwala ba kayo doon? Yung mga nagpapatulpo ng mga away-away, reklamo na kung ano-ano, ilan na yung usapang relasyon, naniniwala ba kayo yung mga taong ganun na nagpapatulpo ay walang pakialam sa kahihiyan? Okay lang sa kahihiyan yan. Naniniwala kayo? Ha? Sagot nga, tingnan natin. Oh. Naniniwala kayo? Oh, kung naniniwala kayo, tama 'yan. Correct. Kasi yung mga taong may kahihiyan, hindi pupunta 'yan diyan. Yung walang ano, yung iniisip nila yung future, hindi yan pupunta sa tulpo. Kasi masisira talaga ang buhay mo. Sabi nga ni Pierre RD. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Halak ka. Oh, wala akong sinabing adik. Matanda na ako. Charot. 'Di ba? Oh, tuloy. Simply because wala kayong ginawa nung umatras ang inyong anak. Nasa halip na kumbinsin yung anak. Talagang inano pa niya yung babae, oh. Pinahabag-habag niya pa yung babae na huwag kang mag-alala, wala kang kasalanan. Wala tayong kasalanan. Ang kayo nga may kasalanan dalawa diyan eh. Oo. Niyo, or kausapin niyo itong mga nasaktan ng mga magulang ni Desiree ngayon kayo nalalait. May sabihin pa po ako, sir, na hindi ko pa napalabas. Sige kasi po. Nga po, nung andito, nung umuwi kami dito ni Raymond Canlog, nung okay pa po kami, problema. Eto to, bro, to ha. Hindi naman natin sa, hindi natin kilala si ate, hindi rin natin kilala ni sundalo. Masasabi niyo bang judgmental ako pag sinabi kong hindi kaya may problema tong babae sa tingin niyo? Kasi may mga ganong klase kasi ng tao eh, na uunahan nila yung sitwasyon na sila yung naargabyado, pero sa totoo naman, sila yung may problema. Diba? Sa tingin nyo kaya, yung nagsundalo ang may problema sa pag-iisip? Sa tingin nyo kaya? Kasi yun ang sinasabi dito ng babae na parang may problema daw sa pag-iisip yung, o may problemang iba. Hindi naman sabing may sira, pero may problema sa, alam nyo na, parang problemado, ganun. Kasi bago ka makapagsundalo, bago ka makapasok sa training, eh bago pa lang naman siya, mababa pa siya yung rango niya. So bago pa lang, dadaan ka sa mga ano-anong klaseng test. At kung may saltik ang utak mo, hindi ka pwede magsundalo. Kadalasan nagkakaroon man ng ganun, pag nasabak na sa matinding gera, labanan, pag nag-retire, may parang war shock, mga ganun. Pero yung bago ka pa lang, press na press, may saltik ka? Talaga? Sorry sa mga kababaihan dyan ha. Eh, ako lang ha, may mga ganun kasi na nakaka-toxic na babae. Diba? Eh sumlalo to eh. Malamang sa malamang, eto, disiplinado o ano yung ugali nito. Kaya nga mamas boy daw eh. Oh. Ewan ko lang ha, hindi ko sinasabi. Para sa akin lang yun. Kasi kung itong babae na to ay okay to, at okay ang pag-iisip niya, hindi niya magpapatulpo. Kahit may nangyari sa kanyang problema na umatras si lalaki, hindi ka magpapatulpo eh. Diba? Isipin mo yung alin, kahihiyan mo. Ngayon, dahil wala siyang kahihiyan, nagpatulpo siya. Ngayon, dahil nagpatulpo, nagkaroon ng bashing. Oh, at nangyari dun sa ex niya, namatay. Dahil sa ano, di natin alam kung may kasama na talagang stress. Diba? So, wala ka lusot ate. Huwag ka na magpalusot na wala kang kasalanan. Kundi dahil sa'yo. Yun yung reality. Talaga po, yung mama niya. Alam niyo po, mamalapit po yan, nagpakamatay. Tinutok niya yung baril niya sa ulo niya. Grabe yung gulat ni tatay. Kinuha yung baril. Bakit ano problema mo ron noon? Sabi ni tatay, hindi ko na kaya ugali ni mama. Kasi bakit nung nagkapira kami, halos na lang si mama. Yan po yung totoo. Malita rin ako. Hindi, may reaction na rapid tool po. Kala mo, parang nakarinig ng ano eh, ng... Yung parang may bumabang anghel na chicks. Direk, bakit chicks? Bakit? Di ba pwedeng chicks ang ibaba, bumaba mula lupa? Ay, mula langit, anghel? Yung chicks, yung mga 35, 33, 34. Ganun, tinamay tsura. Oh. Biglang may bumabang anghel. Oh,
Hallelujah! Hallelujah! Sarin ako, ako daw yung may habol ng... Oo. Charot lang yun, joke lang. ATM! Hindi ko nga nawakan yung ATM na yan. Nakit lang po sa akin kasi ang daming bashers na hindi nila alam ang katotohanan. Nag-activate ako ng Facebook ko po, sir, para lang makaiwas. Pero ang sakit na po, sobra na po. Alam din na ako makapunta ng kwan ng city para lang magbili ng mga pagkain na ano dyan nila. Ako yung titignan ng mga tao. Ako yung sinasabing mababa yung lipad ko. Pumadol ako sa sundalo. Pupunta ako ng batalyon. Napukpok daw ako. Burikat, malandi. Ang dami po. Ang sakit na sobra. Hindi ko naman kasamaan na ganyan yung magagawa. Ganyan yung nangyari sa akin ko, sa fiancé ko. Hindi ko naman kagustuhan yun kasi binahal mo lang naman talaga siya. Walang guro nila. Kahit ganito yung nangyari sa fiancé ko, hindi ako makatulog, sir. Halos di ako makakain. Nakikita ko siya. Nakikita ko yung mga picture namin na ang saya-saya namin dito. Tapos makikita ko sa kabaong. Masakit sobrang, sir. Sobrang sakit. Goliat Online, maraming salamat, ah. Okay. Labasan po, sir, mga lalaki ko. Rep na po yung natanggal lahat ng pagkadignidad ko, sir. Laki ko daw sa 7IB, 90IB. Ang dami pong naglabas na hindi naman po katotohanan. Para sa kalaman ng mga bashers, umatras si PFC Raymond Canlog dahil sa nanay niya. Kaya nga binansagan namin to noon nung ireklamo siya dito as mama's boy, Bonjing. Yan ang totoo. Ayan, na-reinforce pa dahil sinabi ni... Oh, bakit nawala yung sinabi mong duwag? Nakita niyo yung magic? Nakita niyo yung magic doon? Ha? Ah, nakita niyo ba yung magic? Hindi. Ano natin, ha? Oh, para naman malinaw sa lahat. Oh. Duwag ka, sir. Duwag ka, sir. Oh. Duwag ka, sir. Duwag ka, sir. Duwag ka, sir. Duwag ka, sir. Oh, ano nangyari? Ano nangyari doon? May magic? What the fuck? What the fuck? Bonjing, mama's boy. Pero yung sinabing duwag, wala. Ano yun? Ni-remix? Oh, tuloy natin. Sige. Ma'am, Desiree. Muntik na magpakamatay ito, yung baril niya itututok niya sa ulo niya kung hindi lang naawat dahil pagod na raw siya sa kanyang mama. Ito paano, tingnan nyo. Nagsabi yung babae ng ganyan na personal, pamilya, basta niya siniwalat ng ganyan, di ba? At nakakalungkot lang, no? Yung mga gantong klase ng tao, kung makapagsumbong, akala mo, yun na yung kasagutan sa problema nila. Ano daw? Nawala yung duwag. Nawala nga, di ba? Oo. Ano naman masama ako sumunod sa magulang? Ako sa akin lang, ha. Magbibigay lang ako ng ano, sapantaha ba? Sapantaha. Para sa akin, ano yun? Ano yan? May nag-message? Ano to? Mapanghusga at napaka one-sided na senador. Oh, sana sa kanato. Sa kanato, oh, may sasabihin ako. Kailan may sasabihin ako? Ang ganda na ng intro ko, eh. Si Marites bigla pumapasok, nawawala yung moment ko tuloy, yung sasabihin ko. Para sa akin yung sitwasyon, ha. Imagination ko lang. Kasi alam niyo mga kaisa, na pag ang isang sundalo nakapasok na yan diyan, tapos lalo may jowa o merong mas maganda pumasok ka ng sundalo, may asawa ka na, eh. Kasi pag jowa-jowa pa lang, maraming parang, kumbaga, bukod sa wala pa kayong tali sa isa't isa, yung pag-level mo ba ng profession mo, yung sinumpaan mong trabaho tungkuhin dyan sa jowa mo, di ba? O sa mag-isa jowa mo pa lang, o mag-jowa pa lang kayo. Para sa akin, ang nakikita ko dito, hindi mabalansin ng sundalo yung kanyang tawag dito,
yung kanyang tungkulin, tapos bilang isang anak, tapos bilang may jowa na o fiancé na. Di ba, Arlen kayo, Manggi? Yun nakikita ko dito. At sa para sa akin nga, sabihin nyo ng judgmental ako, tingin ko mayroon may problema kay ate. Oo. Tingin ko. Kasi sino naman ang... Tingnan nyo ah, sa picture dito, makikita naman natin na may tsura at maganda si ate. Diba? Pogi din naman si kuya. Oh, sabihin na natin kung mamas boy, mamas boy. Diba? Ngayon, ikaw ba, to the last minute, bigla kang aatras sa kasal nyo ng ganun-ganun na lang. Sa tingin nyo nga, totoo yun na ganun-ganun na lang. Malamang sa malamang, may malalim na dahilan yung lalaki dyan kung bakit umatras. Lalaki pa talaga yung aatras. Naisip nyo yun? Sipin nyo mabuti ah. Lalaki talaga yung aatras. Hindi ba dapat ang umaatras kung minsan, kadalasan, lalaki? Ay, babae, di ba? O biglang may lalabas na aawat. Eto, sa akin lang naman. Sa akin lang naman. Hindi sa kinakampihan natin yung sundalo, no? Para sa akin eh, bibihira yung ganun eh. Yung bukod sa jackpot ka na nga, maganda nga yung chicks niya eh. Di ba? Tapos aatras yung lalaki. Oh. Di ba? Tapos ang sabi pa dito, parang marami daw gastos yung babae daw. Yun ang sabi. Sa video na yan. May narinig ako eh. Di ba? Oh. Sa tingin ko lang, di ko masabi ng buo eh. Tingin ko, may problema kay ate. Baka toxic to. Baka... Ayaw niya na pakialaman sila nung nanay niya. Kasi may ganun eh, na mga babae. Ako, kung boy pa nanay ko ha, mamas boy ako eh. O mamas girl ako eh. Oo, sa tingin nyo. Diba? O, bias na bias si Chupaeng. Oo nga. O, tuloy na natin. Okay? Meron kasi pinakita si Marites. Ano ba to? Wait lang, maiksi ba to? Ah, 7 minutes to, Marites, huwag na. Mahaba. O, tuloy na natin. Till now, labang, ano to? Labang sumasagot kay girl. Ewan ko lang. O. Ayan na. Kung gusto niyo pong mag-bash, doon po sa tamang tao. Sino ba yung tamang tao? Sino ba yung tamang taong i-bash? Paging dahilan, sa tingin niyo, sa utak niyo, sa munting utak niyo, kung ba't siya namamatay. Wag po si Ma'am Daisy. Bakit wag? Bakit wag? Rapi tool po. Tanong lang namin, bakit wag? Paliwanag mo, bakit wag? Wawa. Halak ka. Wala siyang kinalaman dito. Anong walang kinalaman? Ang bait pala ni Rapi tool po, pero protektahan yung complainant, ano? Diba? Oh. Wag kayo mag-alala, dadating tayo dyan. Oh. Biktima rin po si Ma'am Daisy dito. Oh. Ngayon ako i-bash nyo, go ahead. Hindi ako... Wait lang, ulitin lang natin. Pakitandaan nyo to, ha? Oh. Po si Ma'am Daisy dito. Oh. Ngayon ako i-bash nyo, go ahead. Hindi ako tatablan. Hindi ka tatablan, pero magkakaso ka lang. Iba pa nga yun eh. Yung bash nga, malala eh. Yung sa amin, criticize yun eh. Para magbago ka eh. Para itama mo yung mali mo. Tapos nagkakaso ka sa mga sa aming mga small vlogger. Sabi niya kasi, oh, hindi daw siya tinatablan. Bakit ang dami mong kaso kay Attorney Libayan? Ba't ang dami mong kaso sa mga small vlogger? Kung hindi ka tinatablan, di ba? Pagod na raw siya sa kanyang mama. Oo. Ayan na. Oo. Kung gusto niyo pong mag-bash, doon po sa tamang tao na naging dahilan sa tingin niyo, sa utak niyo, sa munting utak niyo, kung ba't siya namamatay. Oo. Huwag po si Ma'am Daisy. Oo. Wala siyang kinalaman dito. Biktima rin po si Ma'am Daisy dito. Ngayon ako i-bash niyo, go ahead. Hindi ako tatablan. What the fuck? Ang dami na ngang kasong binigay mo, hindi tinatablan. Kung hindi ka tinatablan, wag ka magkaso. Ba't nagkakaso ka? Diba? Di ko sanay na ako dyan. Mayroon bang sanay na sanay, may 100 kasong binigay? Bukod pa sa mga small vlogger. Diba? Oo. Tuloy natin. Oo. Oo yan, mga kaeksena. Ipapakita ko sa inyo ngayon to, mga kaeksena. Asa na ba ako? Ayan. So, meron po sa akin nagbigay na nasa, sabihin na natin, nasa army. Okay? Oh, hindi ko kamag-anak ah. Hindi ko kamag-anak nagbigay nito. Hindi ko nakakausap eh. Press na press po ito. Lalo na yung pirma.
Noong nakaraan po, nasa 100 plus lang yan. Ngayon, tumaas na. Naging magti-300 na siya. So, ito po ang sabi niya ng ating mga kasundaluan. Statement on Filipinos' willingness to fight for our country. Ito yun, kay General Romeo Browner Jr., Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Basahin ko lang sa inyo, andito, ito. Hindi nyo lang kita eh. Hindi ko pa na-download. Pero ito, babasahin ko muna sa inyo. Ito sabi dito, oh, the Armed Forces of the Philippines appreciate the patriotism of our fellow Filipinos who pledged their willingness to fight to the country as stated in the recent poll conducted by Okta Research where 77% of adult Filipinos in the survey answered positively to the question of defending the country to a foreign enemy. O, yun lang muna. Pero ito, papakita ko na. Basahin ko sa inyo. O, manifesto! Ang title nito, mga kaiksena, a call for a respect and honor condemning Rapi Tulpo's unacceptable treatment of citizen and the men in uniform. Linaw, di ba? Tuloy ang basa. We, a coalition of concerned citizens, strongly condemn, kinukundin nila, the disrespectful and the dehumanizing action carried out by Rapi Tulpo against both military personnel and civilians, whether through his radio broadcast or in the context of Senate hearings. Whether through his broadcast or context of Senate hearings, of particular concern is an incident from 2020, ito yung kanina, which deserve public awareness, the unjust treatment of PFC Raymond Canlog, yun yung kanina, dedicated soldier who has bravely served our nation in his disheartening to witness Mr. Tulpo exhibit a clear lack of regard for the sacrifices and wavering dedication demonstrated by members of our armed forces. Oh, tuloy. Nasa importanteng mission pala, tumatawag kayo para lang sa programa nyo, mga dipunyet. What the fuck? Diba, totoo pala yun, ano? Totoo pala yung sinasabi. Diba? Eh, kahit naman ako talaga eh, kung nasa mission ako, meron akong importanteng ginagawa, ba't kita i-entertain? Diba? Nung hindi ka na, ayun na mahirap dyan eh. Pag hindi mo sila sinagot, pag hindi mo sinagot yung tawag nila, dinededma mo, kung hindi ka sa kanila, convicted ka na agad. Nahusgahan ka na agad. Yun ang sinabi. Duwag. What the fuck? What the fuck? Malinaw dito sinabi mga kaikseno. Ang sinabi dito, especially when the soldier has valid reason excusing themselves from participation while on an important mission. Ayup na yan. Gusto nyo kasi mag-trending eh. Ano pang sabi? PFC Canlog of 57th IBPA whom Tulpo insulted and called duwag would later be killed in action in Barangay Penditen, Datu, Salibo, Maguindanao on July 29, 2020. Like any good soldier, he willingly offered his life so that our freedom, including Tulpo, is preserved and protected. Kapal na mukha eh, no? Pinagtanggol lang tayo ng sundalo para tayo yung maging malaya at protektado. Tapos ganun pa yung ginawa nung senador nila ngayon, tinawag ng duwag. So napansin ngayon ng mga kasundaluhan na itong ganitong klaseng tao nito ay sobrang ano, siya ay masyadong judgmental at kulang sa pag-appreciate sa ating mga kasundaluhan. Parang pautot lang yung nangyayari na sinasabi niyang saludo ka eh, mga sundalo, pero kaya niya magsabi ng duwag. Di ba? Oh. Ano to? Ito nga, sabi ni DG Mami Channel, tinatawagan niya at sinabi ni Canlog na mamaya na siya magpapa-interview kasi nasa mission sila. Doon siya tinawag na duwag. Oh, kalain niyo si Tulpo, no? Ang galing, no? Oh, tuloy. Sana ba ako? Lack of appreciation of the challenges faced by our military personnel.
His action not only disrespect the courage and dedication of our soldier, but also perpetuate a harmful narrative that undermines the profound sacrifices made by those who serve the country. Lupit ng idol nyo ah. Eh di ba ganun naman yung ginagawa ni Tulpo? Kapag hindi ka sumagot sa kanya, eh matuturing ng pagdi-disrespect daw sa kanya at tinatabla. Di ba yun mga litanya ni Tulpo, tinabla po kami. At bilang para sa patas na pamamahayag o patas na opinion o kung ano paman, patas sila, kailangan nyo pong sumagot. Eh, loko-loko ka pala, nasa mission, tas hindi mo gusto mong sabihin, sumagot sa'yo. Nung hindi ka sinagot, duwag sasabihin mo. Ayos ka rin eh, no? His action on his radio program foster an environment of snap judgment devoid of proper examination, detracting from the truth and context of the situation. Correct. Magaling talaga si Tulpo. Sabi dito, we stand united in our disapproval of Mr. Tulpo's conduct and call for a return to core principle of respect and honor for our armed forces. We urge Mr. Tulpo to abandon his authoritarian inclination and embrace his role as a public servant dedicated to fostering understanding and empathy. Susunod kaya. Let us cherish and honor bravery and the sacrifices of our soldiers by fostering culture and appreciation and solidarity together. Let us commit to upholding the values and freedoms of dependent by our armed forces with the respect and dignity they rightfully deserve. Diba? Tama naman. Ngayon, pinagpaalam ko naman to doon sa nag-send sa akin kung pwede. Na meron na daw nagpakita din ito at meron na rin naggawa ng vlog. Hindi ko na lang papangalanan kung sino. Dito mga ka-exen, kita nyo sa baba. Hindi ko pa binababa. Nakalagay dyan yung rank, position, last name, first name, and middle name. At nandyan kung retired sila o hindi. Papakita ko sa inyo, nasa 200 na nakita yung may general. Andyan yung kanilang mga tawag dito, mga pangalan at position. Ito, may retired nga dito eh. Isa, ayun oh, retired. Ayan ah, totoo po yan ah, hindi ako nagbibiro ah. Ayan pa. Hindi ho porket sinabi na kokonti lang to, ibig sabihin po, talaga pong hindi po pinapayagan ng mga kasundalawa natin yung ganong klaseng treatment ni Tulpo. At nakakatawa, no? Ba't laging mainit ang dugo ni Rapi Tulpo sa mga men in uniforms, no? Bihira lang siyang pumuri. Pumupuri lang siya sa mga pulis o sundalo o kung sino bang naka-uniforme kapag ka nakagawan siya ng pabor o pagka tingin niya pumapabor sa kanya. Pero pag siya na yung napapasama o siya yung may involve si Tulpo, yan na. 'Di ba? O may kasalanan, talagang dudurugin niya, no? Dapat pati mga pulis din no? Ayan, pinapakita ko lang sa inyo. May mga general diyan, ha, baka akala niyo ganun-ganun lang 'yung mga nandito. Ayan ah. Ayan, pinapakita ko sa inyo. Ayan pa, todo na natin. Mabilis lang, hindi ko pwedeng babaran. Ayan. Hanggang 292. At sana dumami pa to ng dumami. Okay? Maliwanag po ba? Nakita nyo na? So, ang akin lang mga kaeksena, bago natin tapusin tong live natin, sakto naman na, sabi ko nga kanina, magtulungan tayo. Hindi po magtulungan na ibang tulong po yung hihingin ko sa inyo. Kahit kayo lang po makakagawa nito eh. Hindi lang naman po kasi ako may hawak ng mikropono, yung ibang mga kagaya kong vlogger, nakakapag-live, nakakapag-upload ng video. Kayo po na nanonood sa amin, kayo po na sumusuporta sa amin, kung halimbawa kaisa ko kayo, na kasi kung sakali po tatakbong presidente o mataas na posisyon si Rapi Tulpo, eto, lantaran kong sinasabi ko sa inyo, hindi ko boboto yan, takot ako dyan. Takot in a way na
pag yan naging presidente, kawawa tayo. Takot, takot talaga ako. Kita nyo naman po sa mga nagiging vlog natin at vlog ng ibang mga kasama natin, kung anong klase, di ba? Buksan nyo po yung mata ninyo at isipan ninyo. So, paano po kayo makakatulong sa amin? Mismong kayo na po sa mga kakilala nyo na nauuto pa rin, pwede nyo naman pong dahan-dahanin, pwede nyo rin pakita yung mga video namin, pwede nyo pakita yung video nila Attorney Claire, Attorney Libayan, at ng kung sino-sino pang mga kasama naming vlogger. Hindi lang ho kami. Magtulungan ho tayo kasi sa totoo lang po, hindi ko talaga gusto na ito. Kahit nga si Erwin Tulfo eh, kung tatakbong senador, ay ako rin eh. Madala na po tayo. Madala na tayo sa mga sikat-sikatan lang dyan. Ano nangyari? Robin Padilla. Sino pa? Yung mga sikat dyan. Diba? Tulad din yan. Senador, si Tulfo. Ano nangyari? Yung ginagawa niya sa Senado. Oh. Diba? Hindi, totoo naman. Kahit si Lito Lapid, tahimik. Isa pa yan. Wala din naman, wala naman din talagang ano eh. Sa, bumoto tayo nung talagang may alam. Bumoto tayo nung alam natin na kayang makipagsabayan pagdating sa talastasan, hindi sa alin, daldalan. What the fuck? Di ba masarap na masarap pong manood ng Senate hearing, masarap po nang manood ng deliberation nila sa mga ginagawa nilang batas. Kung makikita mo na ang ganda ng sagutan nila, puro sila mga abogado, no? Di ba? Hindi yung puro nagpapanggap lang BS in everything. Yan, Bong Revilla, isa pa yan din. Diba? Jinggoy. Sino pa? Hindi naman sa pinapaano natin, oh, masyado tayong tumataas ng standard. Hindi ba masama nataasan natin ang standard pagdating sa senador? Diba? Hindi ba maganda na ang mga taong nakikita natin gumagawa ng batas ay may alam talaga sa batas? Hindi yung umaasa lang dun sa tao nila na isa pa rin, tanga rin naman sa batas. Hindi yun ba? So magtulungan po tayo mga kaeksena hanggang sa abot ng makakaya ko. Magsisiwala tayo ng mga nakikita nating mali at magbibigay tayo ng opinion na kung saan pwede nyong gamitin o pagbasihan ninyo kung may punto nga bang ang mga binibigay kong opinion o wala. But sa pagdating ng panahon o in the end of the day, kailangan nyo magsaing, kayo pa rin na magdidesisyon kung dadamihan nyo ng tubig o hindi. O kung magsasaing ba kayo o bibili na lang kayo ng luto. Anong connect direct? Isipin nyo, malalim yun. Diba? So mga kapatid, mga kaeksena, sa lahat po ng mga bago nating subscriber, maraming salamat po. At sa mga makakapanood pa nito, maraming salamat din po. At sa lahat po ng ating mga tawag dito, pioneer na subscriber, salamat. At lalong-lalo na sa ating masisipag na moderator. Thank you sa inyo, Erica, Nospi, Jack, at Daisy Taglay, Maria, at sa lahat ng Spice Girls natin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga kaeksena. Mag-iingat po kayo. Lahat ng mga kababayan nating OFW, ingat po, at mga Team Replay. Maraming salamat po. Ito po ang yung likod na nag-iisang kabugera at eksenadora. Ang nagmamaganda, ngunit hindi nagmamagaling, Direct Freddy Valera. Maraming salamat po. God bless and see you again tomorrow. Bye!